Buksan po natin ang mga Bibles po natin dito po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 11 and following verses. At babasahin ko po sa inyo, babasahin po natin at pag-aaralan ito pong sinabi po ni Apostle San Pablo doon po sa mga taga-Corinto. And I want you to look at this passage and I want to explain this to you regarding ministry, no, yung pong gawain po ng mga pastor. Okay, I will be reading and then I will be explaining this passage to you. 2 Corinthians 5. Since then, we know what it is to fear the Lord, we try to persuade others. What we are is plain to God, and I hope it is also plain to your conscience. We are not trying to commend ourselves to you again, but are giving you an opportunity to take pride in us so that you can answer those who take pride in what is seen rather than what is in the heart. If we are out of our mind, as some say, it is for God. If we are in our right mind, it is for you. For Christ's love compels us because we are convinced that one died for all, and therefore all died. And he died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for him who died for them and was raised again. So from now on, we regard no one from a worldly point of view. Though we once regarded Christ in this way, we do so no longer. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here. All this is from God, who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to himself in Christ, not counting people's sins against them. And he has committed to us the message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Ngayon po buwan ng October ay ito po ang Pastor's Appreciation Month. And because of this, I want you to get into the heart of a pastor. I want you to look into the heart of a pastor. Alam ho ninyo, when I was sharing to my wife that this will be my topic for this Sunday, okay? My wife cautioned me about self-serving or self-promoting myself, because of course I am a pastor. If I talk about pastor's appreciation, sinasabi ng wife ko, baka naman you will be promoting yourself or you are exalting yourself. Well, you be the judge, no? Kayo po ang maging judge after listening to this message. Now, ang title po ng message natin ngayon pong araw na ito is Pastor of the People. Now, as a starter, I want to show you some photos to highlight Pastor's Month, no? Ito po ay natanggap ko sa aking FB, and I want to share this with you some photos po to highlight the Pastor's Appreciation Month. And this is the first photo. Okay? Sabi po dito, who said pastoring a church is stressful? Sabi po ng taong yan, I am 42 and I am feeling great. Sino nga mo magsasabi na ang pagpapastor po ay stressful? Yan, mga taong yan. Halimbawa po ng taong siguro stress na stress yung pastor na yan. 42 years old, pero ganyan po itsura. But still, he feels great. Another photo I gather from FB is this, just to uplift our pastors. Pastor, pogi, ang pogi, sobrang pogi, talagang pogi, over sa pogi, really, really pogi. Okay? Okay, yan po ang mga ilan na ngayon ay napopost sa FB to highlight Pastor's Month. Now, seriously, I want to show you
dalawang photos po of two people that I want to honor during this pastor's month. Okay? Yung pong una, yung pong old photo is a picture of Pastor Anacleto Lacanilao. Yung pong old photo yan, I believe that was taken in the 1950s. Siguro po, hindi pa ako buhay dyan. I don't know. Okay? Si Pastor Anacleto po, Lacanilao, or kilala po, tinatawag noon na Tatang Etong. No? If I'm not mistaken, siya po ang nagdala ng ebanghelyo, ng gospel po doon po sa Kapalangan where I live, no? Kapapalit, Pampanga. At siya po ang unang pastor diyan po sa Kapalangan where I grew up, no? At after his conversion in Manila, dinala po niya ang ebanghelyo di po sa Kapalangan, knowing Kapalangan is a very religious barrio because of St. Peter's statue. Pero despite of that po, ay dinala po niya, nagtsaga po siya, nag-evangelize po siya around the Kapalangan and even around the areas here in Apalit, no? At siyan po ay siya ang nagpasimula diyan. And the other person po I want to honor is on the right, on my right is Pastor Rene Bernardo. Siya po ang nagpastor naman at nagpatuloy po ng pinasimula ni Tatang Etong. No, si Pastor Bernardo, when I first met him, I came from the rehabilitation. At he was with his wife, that is his wife, Pastora May, and I met them, no? And they befriended me, and maybe I befriended them because I came from the rehab, and when I met them, even before I met them, the Lord was really starting to work in my life while I was in the rehab. God was starting to deal with me. Kaya po nung lumabas ako sa rehab, I met them through my cousin, and then they led me to the Lord, and Pastor Rene discipled me, and then nga po, and that year that I was converted, the Lord called me to the pastorate, and Pastor Rene has been instrumental in my conversion, in my growth in the Lord, and even in my ministry. That's why ito pong dalawang ito, I want to honor them ngayon pong Pastor's Month. Now, the reason I'm telling you this, because ang bawat isa po sa ating nakakilala sa Panginoon, meron pong ginamit ang Diyos sa inyong buhay. And kung ang bottom line po niyan ay yung pong meron pong mga pastors behind those people. Because no one became a Christian without someone leading him to Christ, and no one can lead you to Christ without a pastor in their life. Now, ang outline po ng message ko po sa inyo ngayon ay I want you to look at the heart of a pastor so that I hope you would appreciate their job and their duties, responsibilities that they are into. Una po, titingnan natin a pastor's actuations. Pangalawa, a pastor's motivation. And then thirdly, yung pastor's point of view. Okay? Alam ho ninyo, meron po kaming kasabihang mga pastor, only a pastor can understand a pastor. Kanya po, I believe yung pong passage na sinulat po ni Apostol San Pablo na akin pong binasa ngayon, a lot of pastors can identify with what the apostle said in the passage that we have just read. Now, tingnan po natin yung pastor's actuations. Yung pong ano po ang ginagawa ng isang tunay na pastor. Una po makita natin, ang tunay pong pastor ay nagpe-persuade po siya ng mga tao, hindi niya ikinukomend ang kanyang sarili. No? Ang tunay pong pastor, pinupersuade po niya ang mga tao sa kanyang paniniwala at hindi po siya, hindi niya ipinagmamalaki o hindi niya kinukomend ang kanyang sarili. Ang nagko-compromise po, okay, pag po ang isang pastor nagko-comment siya ng kanyang sarili, somehow meron pong temptation na i-compromise niya yung kanyang paniniwala at ang kanyang conviction. Pero ang nagpe-persuade po ang pastor na nagpe-persuade ay matatag po yan sa kanyang paniniwala at sa kanyang conviction, kaya pinipersuade ka niya doon sa kanyang paniniwala. Okay, now, bakit po siya nagpe-persuade? Bakit po nagpe-persuade ang pastor, hindi niya itinataas yung kanyang sarili? Well,
Dahil ayon po kay Apostol Pablo, alam po ng pastor ang tunay na pagkatakot sa Panginoon. Okay? Marami pong mga tao, sinasabi nila na sila'y natatakot sa Diyos, natatakot sa Panginoon, pero the way they live, they do not show that they really fear God. Pero ang pastor po, alam niya ang pagkatakot, ang tunay na pagkatakot sa Panginoon. That's why he tries to persuade others, okay, to about his conviction and beliefs. Okay? Kasi ang tunay pong pagkatakot sa Panginoon ay ito. Ito po ang alam ng pastor. Ang bawat isa po sa atin ay haharap po sa hukuman ni Kristo. At tayo po ay bibigyan ng karampatang gantimpala batay sa ating ginawa dito po sa ating buhay. Yan po ang alam ng pastor na pagkatakot sa Diyos. Na ang bawat isa po sa atin ay haharap sa hukuman ni Kristo balang araw. Okay? At tayo po ay gagantihan ng Panginoong Hesukristo naaayon, okay? Nararapat sa ating pong pamumuhay dito sa lupa. Now, sabi po sa verse 10, okay? For we all must appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive what is due him for the things done while in the body, whether good or bad. Now, pansin po nyo, may karampatang ganti po ang mga ginagawa natin sa kasalukuyang buhay. Okay? At 10 karampatang ganti ay yan po ibibigay sa atin ni Kristo dahil siya po ang hukom na tinalaga po ng Diyos batay po sa ating mga pamumuhay dito sa buhay natin, whether good or bad. Now, bahagi po ng mabuting balitang ipinangaral po ng bawat nakakaalam ng mga buting balita, particularly po ang mga pastor, bahagi po ng mabuting balita o ebanghelyo, ang paghuhukom po ni Kristo. Na mismo ang Panginoong Jesucristo, sinabi po niya na siya po ay darating sa kaluwalhatian ng kanyang Amang Diyos. Kasama po ang mga anghel at titipunin po niya ang mga tao at gagantimpalaan po ang mga tao, ibibigay po niya sa kanila ang ganti kung papaano po sila nabuhay, masama man o mabuti ang kanilang ginawa. Mismo ang Panginoong Jesucristo. Yan po ang sinabi niya. Okay? At si Kristo po, sabi ni Apostol San Pedro, na si Kristo raw po ang itinilaga ng Diyos para maging hukom ng mga buhay at mga patay. At siyan po ay bahagi ng mabuting balita. At doon po sa Romans chapter 2, sinabi po ni Apostol San Pablo, nahahatulan daw po ni Kristo ang bawat lihim ng bawat tao. The secrets of men. Ang paghatol po ni Kristo ay yung pong ahatulan po ni Kristo ang mga lihim po ng mga tao. Okay? So, bahagi po ng mabuting balita na ipinangaral ng mga pastor, yung pong paghuhom ni Kristo. At dahil alam po nila yan, they want to persuade men. Kaya po nagpe-persuade po sila. Paniwalaan man po ito ng tao o hindi. Okay? Dahil ito po ang alam nila. Okay? Ipi-persuade po nila ang mga tao. By the way, alam po ninyo, marami pong mga tao hindi naniniwala sa judgment of Christ. Pero alam po ninyo ang totoo, whether a person believes the judgment of Christ, because Christ and the Word of God said it, it will happen. Okay? Hindi po yan mangyayari batay sa paniniwala o hindi paniniwala ng tao. Dahil yan po ang sinabi ng Diyos at alam po ng mga pastor yan. That's why they persuade men. Now, sabi ko po kanina, hindi po kinukomend ng pastor ang kanyang sarili. Kung kinukomend man po ng pastor ang kanyang sarili, ay para po tanggapin ng mga tao ang kanyang ebanghelyo. Okay? Kaya po niya marahil, maaring i-comment niya ang kanyang sarili. Pakikita ng pastor na siya ay katanggap-tanggap na tao, kapanipaniwalang tao, para po tanggapin nila yung kanyang mensahe o yung pong ebanghelyong daladala niya. Now, kung hindi man po tanggapin ng mga tao yung mensahe po niya, alam po ninyo ang pastor, magpapatuloy pa rin po siya sa kanyang gawain.
Okay, magpapatuloy pa rin po siya. Magiging tapat pa rin siya sa kanyang dalang mensahe. Tanggapin man po ng mga tao ang kanyang mensahe o hindi. Kanya po, ayon sa sinabi ni San Pablo, kaya po ang Diyos ang lubos na nakakatalos ng puso ng isang pastor. Ang Diyos lamang po. Kasi ang pastor kahit na tinatanggihan po yung dala ng mensahe, magpapatuloy pa rin po siya. Okay, kahit na isipin ng mga tao ang anumang gusto nilang isipin po sa pastor niyan, ang pastor po magpapatuloy siya sa kanyang gawain. Magiging tapat pa rin po siya sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran at magiging tapat pa rin po siya sa mensaheng daladala niya. Kanya po ang Diyos lamang ang nakakatalos talaga ng laman ng puso o pagkatao po ng pastor. At siyempre po, pag po siya ay nagtagal sa isang lugar, nagpastor po siya ng matagal na panahon, tulad ko po, ako ay 25 years na sa isang church dito po sa Lord's Way, malalaman po ng mga tao ang tunay na pagkatao ng pastor na yun. Doon na maintindihan na yung taong yun ay talagang hindi niya itinataas yung kanyang sarili, kundi nagiging tapat lamang siya sa pagkatawag ng Diyos sa kanya. Kung po nagluwat, tumagal ang pastor doon po sa kanyang pinagpapastoran, doon po mapapatunayan na yung pastor na ito ay talagang wala siyang selfish interest, kundi ipahayag lamang ang salita ng Diyos. Tulad po yan sa sinabi po ni Apostol San Pablo, sabi niya, alam ng Diyos ang tunay kong pagkatao, sabi niya, at inaasahan kong ako'y kilala rin ninyo. Dahil matagal na po nilang kilala si Apostol San Pablo, ganyan po ang isang pastor. Okay? Sa tagal-tagal po, pag ang pastor po nagstay sa isang lugar, napalago po niya yung kanyang gawain po sa lugar na yun, the people will know that this pastor is true. Okay? Now, ano pa po ang actuations ng pastor? Sabi po sa verse 13, if we are out of our mind, it is for the sake of God. Yan po ang sabi ni San Pablo. Kasi there are times po, hindi po maintindihan yung mga pastor. No? Merong time po na talagang parang yung pastor yung iniisip masyadong far out. Okay? Masyadong far out ang iniisip ng pastor. Kaya po, there are times, mismong yung pong mga miyembro niya, parang hindi siya naintindihan. Yun yung sinasabi ni Apostol San Pablo. If we are out of our mind, it is for the sake of God. Kasi po, ang totoo, ang pastor po lives by faith, not by sight. Okay? He lives by faith and not by sight. Alam mo ba ninyo kung ano ang kaibahan ng career po ng pastor doon sa mga ibang mga careers? Okay? Doon po sa mga ibang careers, halimbawa ng engineer, being a lawyer, or being a doctor, alam mo ba ninyo, lahat po ng mga careers na yan ay merong career path. No, halimbawa, if you want to become a doctor, okay? Mag-aral ka muna hanggang makaabot ka sa college. Okay? Pagkatapos mag-college, magpipremed ka. Mga 4 years yan. Okay? After premed, magte-take ka pa ng another 4 years pa. Okay? Yun yung career path mo. After taking another 4 years sa med, okay, mag-specialize ka pa ng 2 years. So yung tinatawag dyan, yung career path. And even an engineer, meron po silang career path. Ang pastor po, alam ho ninyo, meron din pong career path ang pastor. Siyempre, mag-aaral din po yan. No? Preferably, tapos siya ng college and then he will take a masteral like what I've done. Pero alam ho ba ninyo, isang main ingredient ng isang pastor, hindi lamang po yung career path, pero ito po ang main ingredient, pastor. He knows how to listen to the voice of God. Kasi po, siya ay lingkod ng Diyos, kaya ang main ingredient po niya ay marunong siyang makinig po sa tinig po ng Diyos. Hindi po tulad ng mga ibang mga careers. Kahit na po, whether they listen to God or not, it doesn't matter. But a pastor need to listen to God. Okay? Because he is the servant of God, he should know how to connect with God and how to lead the people of God according to the will of God. Okay? Kaya po, yan ang kaibahan. Kaya po, there are times marahil, you will not understand your pastor. Okay? If they are out of their mind, it is because of God. Okay? It is because of God. Now, kaya nga sabi ni San Pablo, we are fools for Christ's sake. Okay?
There are times a pastor looks like a fool before his people for Christ's sake. Okay? Kanya po, yan po ang sabi ni Pablo. Now, the other half of the verse, ay sabi niya, if we are in our right mind, it is for you. Okay? For your sake, alam ho ba ninyo, we pastors try to be sensible. Okay? Para alang-alang po sa inyo because we don't want to detach ourselves from you. We want to become sensible. We want to make sense the Word of God to your life. We want to make sense yung pong life namin before you. Nang sa ganun po, it is for your sake. Okay? It is for your sake. When we are in our right mind, we try to connect with you even though we have a message from God, we want to connect with you. Kaya ganyan po. Now, alam ho ninyo ang application dito. Kung ganyan po ang pastor nyo, okay, nagpe-persuade siya though he does not commend himself and sometimes he looks a fool before you because he's following God at hindi po niya hinahanap ang komendasyon ng mga tao. Alam mo, kung ganyan po ang pastor nyo, I think you have to be proud of him. I think you have to be to take pride in what he's doing. Okay? Pag ganyan po ang pastor nyo. Okay? Now, tulad po yan ng sinabi ni San Pablo doon po sa mga taga-Corinto. Sabi po niya, sinasabi ko ito, hindi upang muling ipagmalaki sa inyo ang aking sarili, kundi upang bigyan kayo ng katuwiran para maipagmalaki ako at nang masagot ninyo ang mga taong walang ipinagmamalaki, kundi ang mga nakikita ng mata at hindi ang tunay na pagkatao. Kasi po sa totoo lang ganito, sa mga tao pong hindi naniniwala kay Kristo, pastors are like fools. Okay? They seem respectable, but they look like fools. Only Christians who knows Jesus Christ knows the value of their pastor. Yan po ang totoo. Kanya po, pag ang pastor po nyo, ganyan, dun po sa tinuturo, sinasabi ni San Pablo, you should become proud of your pastor and you should take pride in his work. Kaya po siya nandyan, it's not for himself. It is for you. For the sake of Christ and for the sake of God. Now, I will go to my next point. Okay? Bakit po ganun ang actuations po ng mga pastor? Okay, bakit po sila ganyan? Bakit they persuade men and they do not commend themselves, no? And sometimes they think other people think that they are out of their mind. Bakit po ganun ang mga kilos nila? Well, because of a pastor's motivations, okay? Iba po kasi ang motivation ng isang pastor for taking his job. Again, ito naman po ang pagkakaiba ng pastor doon po sa mga secular job hunters. Alam mo ninyo, iba ang motivation ng pastor kung bakit siya nagpastor kaysa doon po sa mga secular job hunters. Like halimbawa, isang taong nag-a-apply ng trabaho sa isang corporate company. Iba po ang motivation ng pastor. Ang pastor po, kaya niya tinitake yung job niya, it's not for money. And it's not even for fame. Hindi para siya ay yumaman o hindi para siya ay maging sikat. Okay? So hindi po 'yan ang motivation ng pastor. Hindi man tulad ng pong mga nag-a-apply sa trabaho, kinoconsider po ng mga secular job hunters yung pong how much should I get from this job? Okay, what are my benefits? Okay, madalas po ang mga pastor hindi po 'yan iniisip. Okay? In fact, pag po ang pastor nagtanong magkano ba yung sweldo niya, pag-iisipan siya. Okay, pag-iisipan, ito mong pastor na ito, hindi pa siya nagsisimula. Sweldo na pinag-uusapan, mukhang pera. Okay, yung pastor pa parang wala siyang karapatang magtanong. In fact, pag po tinanong ng pastor, anong benefits ko dyan? No, ang pastor po pag-iisipan. Kaya po, makita nyo, iba ang motivation po ng pastor for taking his job. I remember, when I first applied for a pastorate, okay, yung unang pastorate ko po, alam ho ninyo, they were just giving me just a small amount. Alam mo na yung sabi ko sa kanila, let's not talk about the salary. I want to serve God in this church. Okay?
But pastor, you need to feed your family. Alam mo niyo, I was new in the pastorate then, but sabi ko sa kanila, please don't talk about my salary. Okay? Now, you may laugh at this, but it's true. Many pastors do not take their job for the sake of money and even for the sake of security. Okay? Marami pong pastor, alam mo niyo, ang kanila pong puhunan sa ministry ay faith. Faith po. Now, why are they willing to put up with such arrangement? Bakit po ganon? Well, because they understand and they are convinced of Christ's love. Yan po ang motivation nila. Naintindihan po nila kasi at sila po'y kumbinsido sa pag-ibig pong ipinadama ni Kristo. Yan po ang sabi ni San Pablo dun sa verse 14. For Christ's love compels us. Sabi niya, because we are convinced that one died for all and therefore all died. Marami pong mga tao, they do not understand Christ's love. To many people, Christ's life, love is not having problems. Okay? Christ's love is about getting anything you desire from God. If God really loves you, you should not have problems. That's why many people think that God does not love them because they have problems. Or some people think that Christ's love should be shown by Christ giving everything that they desire. If they do not receive what they desire from God, then they say God does not love them. Kaya po merong mga Christians, even Christians, they think na isang proof na ang Diyos ay mahal siya ng Diyos ay dahil tinutugon sila ng ganito, binibigay ng Panginoon yung kanilang pangailangan. Pero yan po ay hindi, yan ang ultimate manifestation of Christ's love. Okay? Ang Christ's love po is about His death. Yan po ang pag-ibig po ni Kristo. Okay? Christ's love is about His death. At ang implication po ng Christ's death, ito po, okay? One died for all, therefore, all died. Yan po ang kiniklaim ng mga pastor. Kiniklaim po ng mga pastor ang price ng sacrificial death ni Christ. Okay? Now, kung si Kristo ay namatay for everyone, therefore everyone must die to themselves. To himself. Okay? Yan po ang motivation ng mga pastor. They want to claim what is the price of the sacrificial death of Christ. Na sinasabi po nila, tulad po ni San Pablo, kung si Kristo ay namatay para sa bawat isa, kailangan ang bawat isa ay mamatay sa kanilang mga sarili. They have to die to their sinful life. They have to die to themselves. Okay? Kine-claim po nila ang price ng death ni Christ. Yan ang motivation nila because they know the meaning of Christ's sacrificial death on the cross. Okay? They now persuading men and they are telling people, turn from your sins and go back to God. Yan po ang kanilang motivation. At ina-apply po nila yung love ni Christ sa buhay po ng mga tao. Sabi po sa verse 15, and He died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for Him who died for them and was raised again. So, alam nila yung application ng love ni Christ na kung siya ay namatay para sa kanila, sabi po ni sinapo ng salita ng Diyos, kailangan ang mga tao ngayon hindi na mabubuhay para sa sarili nila, kundi para sa Kanya na namatay para sa kanila, si Kristo. Yan ang application. Alam po ng mga pastoran, kaya po, pinipilit po nila yung mga tao na mamuhay po para kay Kristo dahil si Kristo po okay, ay namatay na para po sa kanila. Okay? Now, alam po ninyo, ang totoo ito. Kung maintindihan po natin yung high price na ibinayad po ng Diyos for our salvation through Christ, kung maintindihan lamang po natin ang high price na ibinayad po ng Diyos para po tayo ay ibalik niya sa Kanya, sa Kanyang sarili, para po tayo ay patawarin ng Diyos, okay? At para po tayo bigyan ng
ng kaligtasan at buhay na walang hanggan kung maintindihan lamang po natin ang high price ay binayad po ng Diyos. Alam ho ninyo, you will also be compelled to preach and share the message. The message. Okay? Alam ho ninyo, for us to be reconciled with God, it took Christ's sufferings on the cross. Para lamang po ibalik tayo ng Diyos sa kanyang sarili. Kailangan pong magdusa po si Kristo. Ibigay po ng Diyos yung kanyang sarili at magdusa po siya sa pamagitan ng parusa dun sa krus. No? When you meditate upon that fact, no, na kailangan pong dumanas po ng hirap yung anak ng Diyos sa pamagitan po ng pagpapahirap, sa pamagitan ng crucifixion, alam ho ninyo, if you understand that, that is the price that God paid to reconcile us to Him so that He could forgive us, He could cleanse our sins, He could give us a new life, you will proclaim this message. You will proclaim this message. At siyan po ang nagmo-motivate po sa mga tunay na pastor because they understand Christ's love, the meaning of Christ's love. Okay? Kaya po ang appeal po ng mga pastor, alam niyo ganito ang appeal ng pastor. Christ died for you. You can now live for God. You don't have to be enslaved by yourself, by your enslavement to sin. Yan po ang appeal ng mga pastor. Dahil alam po nila, ang effect ng kamatayan ni Kristo, ito po ang pagkalaya ng tao sa kanyang kasalanan. Ang appeal po ng pastor, mabuhay ka para kay Kristo. Namatay na si Kristo para sa iyo, hindi mo na kailangan maalipin pa ng iyong sarili sa pamagitan ng pagkaalipin mo sa kasalanan at sa iyong sarili. Pwede ka nang mabuhay para sa Diyos. Dahil alam po ng pastor yung effect po ng Christ death. That's why they are motivated. They are motivated in the Lord. Alam ho ninyo ako, because I know this, because I am convinced of this, I've seen this in my life. I've seen this in a lot of people that I ministered unto. Nakita ko po yan kung paano po nagbago yung buhay ng mga tao because napaliwanag po sa kanila yung pong high price na binayad po ng Diyos for their salvation. Kaya po, I will keep on preaching and I will keep on teaching. Okay? Of course, kasama po ng trabaho po ng mga pastores, meron mga taong hindi talaga maniniwala. Pero naniniwala rin po ako sa Diyos ko na siya po ang gumawa ng lahat ng ito, yung pong taong maniniwala ay magbabago. Okay? Kaya po ang motivation ng pastor, he will keep on doing and going and going. He will be discouraged. He will be, sometimes he will be knocked down, but he will always get up. When he comes to God and prays to God and God will encourage him, okay, and the pastor will stand again and preach this message of the gospel. Because that's his motivation. Now, let's look at the pastor's point of view. Ano po ba ang point of view? Now, dahil po naintindihan ng mga pastor ang kahulugan po ng kamatayan ni Kristo, iba po ang pananaw ng pastor sa mga tao. Hindi na po batay. Ang pananaw po niya sa mga tao hindi na batay sa pananaw po ng mundo. Kung yung bang taong yun ay mayaman, kung yung bang taong yun ay mahirap, kung yung bang taong yun ay maraming pag-aari, kung yung taong bang yun ay mataas ang pinag-aralan o kung yung taong bang yun ay konti lang ang pinag-aralan, hindi na po ganyan ang pananaw ng pastor sa mga tao. Okay? Dahil naintindihan po niya ang kahulugan ng kamatayan ni Kristo, hindi po yan ang kanyang pananaw tulad ng pananaw po ng mundo. Kundi ang pananaw po niya ay ito. Okay? Ano ang katayuan ng taong ito sa kanyang kaugnayan sa Diyos? Yan po ang kanyang pananaw sa mga tao. Okay? Ito bang taong ito ay tinanggap na niya yung pakipagkasundo ng Diyos sa kanya?
Ganyan po ang mga pananaw ng pastor. Pag nakikita po nila ang mga tao, ang tanaw po nila sa mga tao, dalawang kategory lang. Ito bang taong ito na-reconcile na sa Diyos? Tinanggap na ba ng taong ito yung pakipagkasundo ng Diyos sa kanya sa pamamagitan ni Kristo? O itong taong ito, hindi pa niya alam yung paraan ng pakipagkasundo ng Diyos sa kanya? Okay? Yan lamang po ang pananaw ng pastor sa bawat tao. Naalala ko po nang ako po'y bagong Christian. Dalawa lang ang pananaw ko sa mga tao. Yung tao mayroong buhay na walang hanggan o yung mga taong papunta sa impyerno. Yun lamang po ang pananaw ko. Ang pananaw ko noon, kung sino ang taong tumanggap kay Kristo at kung sino ang hindi. At in fact, yan po ang malaking issue na dapat harapin ng tao okay, sa kanya pong buhay. Tinanggap na ba niya ang paraan ng pakipagkasundo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo? O alam na ba niya ang paraan ng pagpagkasundo ng Diyos sa kanya sa pamamagitan ni Kristo? Now, bakit po meron silang ganyang pananaw sa mga tao? Bakit po ganyan ang pananaw nila? Well, yan po ay kagagawanan ng Diyos. Okay? It is God's doing. Okay? Ang Diyos na po ang gumawa niyan. Okay? Na ang Diyos po, nang isugo po niya si Kristo dito po sa mundo, ay ipinagkakasundo po niya ang mundo sa kanyang sarili. Yan po ang dahilan kung bakit isinugo ng Diyos si Kristo. Para ipagkasundo po ng Diyos sa kanyang sarili ang mundo. Okay? At ang pastor po, ang inappoint po ng Diyos at ang pastor po ang pinagkatiwalaan ng Diyos para dalhin po ang mensahe ng reconciliation na ito sa mga tao. Ang pastor po. Tulad po nung sinabi ko sa inyo kanina, no? Si pastor, si Tatang Etong, nakilala niya ang Panginoon, nalaman niya ang paraan ng kaligtasan nung siya ay nasa Manila, and then nagkaroon siya ng burden, pumunta siya sa kanyang baryong kinalakhan. Si Pastor Bernardo naman, ganyan din po. No? Si Pastor Bernardo, nung pong siya ay pumunta sa Kapalangan, they were just newly married. Newly married. In fact, they had no real support. Okay? Wala po silang tangible, secure support. Pero sila po ay pumunta dito sa lugar po namin because they want to preach the gospel. Okay? They want to preach the gospel. Bakit? Kasi po, they know the way how to reconcile with God. Okay? Kanya po, yun po. Kaya makita natin, ang pastor po, wala siyang sariling point of view. Wala siyang sariling point of view. Ang dala lamang niyang point of view ay yung pong point of view ng Diyos. Kaya po, ang mahalaga sa kanya, hindi yung tao bang ito ay mayaman, taong ba ito ay makapangyarihan. Hindi, ang issue po sa pastor ay ito. Ito bang taong ito nakipagkasundo na sa Diyos? Ito bang taong ito tinanggap na niya ang paraan ng pagkasundo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo? Yan po ang point of view ng pastor. Sabi po sa 2 Corinthians 5:18-19, all this is from God who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting men's sins against them. And He has committed to us the message of reconciliation. At yung pong taong tinanggap ang paraan ng pakipagkasundo, yung pong taong tumanggap sa reconciliation po ng Diyos, yung pong taong yon, magkakaroon siya ng bagong kalagayan sa buhay. Okay? Magkakaroon po siya ng bagong panimula sa buhay. Pag ang tao po tinanggap niya ang paraan ng pagpagkasundo ng Diyos sa kanya, yung pong taong yan ay magkakaroon ng panibagong pamumuhay. Hindi po renewal ng kanyang dating buhay, kundi magkakaroon siya ng brand new start. Magkakaroon siya ng fresh start of a life with God. Dahil tinanggap po niya ang paraan ng pagpagkasundo ng Diyos. Iiwanan po niya ang kanyang sinful life, a life without God, at siya po ay mamumuhay ng sambago ng pamuhay. Yan po ang sinasabi dyan po sa 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Hindi po yan renewal of the old.
Yan po ay brand new start. A fresh start with life, with God. Now, tungkol po sa reconciliation with God, ito po ang appeal sa verse 20. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making His appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Yan po ang appeal. Tungkol po siyan sa pakipagkasundo ng Diyos sa tao. Sabi po, we are ambassadors, Christ's ambassadors, as though God were making His appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. That is the appeal. Now, of a pastor to other people. Now, how do we reconcile with God? Eh, paano po tayo makipag-reconcile sa Diyos? Well, tungkol po sa reconciliation sa Diyos, kung if a person will reconcile himself with God, reconciliation is not about doing some religious rituals. It's not being religious so that we can buy our way back to God. That's not reconciliation with God. Ang reconciliation with God po ay yun po bang pagkilala at pagtanggap po natin kay Kristo. If you want to be reconciled with God, we have to acknowledge and accept and believe in Jesus Christ. Doon po sa verse 21, sabi po ni Pablo, God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God, so that in Him we might become the righteousness of God. Para sinasabi po ni Pablo, ang Diyos po, ginawa niyang kasalanan si Kristo na walang experience sa kasalanan. Nang sa ganun po, tayo na mga hiwalay sa Diyos ay may pagkasundo ng Diyos sa kanyang sarili. Si Kristo po na walang kasalanan, si Kristo na walang karanasan sa kasalanan dahil siya po ay banal at anak ng Diyos. Siya po ang nagdala ng ating kasalanan doon sa krus. Nang sa ganun, tayo ay magkaroon ng paraan para makipagkasundo sa Diyos o ang Diyos magkaroon ng kaparaanan para makipagkasundo siya sa tao. Yung pong kasalanan natin ay inilagay po ng Diyos kay Kristo. To Him who knew no sin was made sin on our behalf so that we might become the righteousness of God through Him. Gumawa na po ng paraan ng Diyos kay Kristo. Kaya po ang appeal, ito po ang appeal ng mga pastor. Okay? Ang appeal po ng mga pastor. Okay? Be reconciled with God. Be reconciled with God. Believe and acknowledge Christ. And don't waste God's grace. Yan po ang appeal lagi ng mga pastor sa mga tao. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Ang Diyos gumawa na ng paraan. Si Kristo na walang kasalanan, ipinataw ng Diyos sa Kanya ang mga kasalanan ng tao. Siya ang ginawang kasalanan. He's the sin bearer. Kaya ang appeal po ng pastor, makipagkasundo na kayo sa Diyos. Huwag niyong sasayangin itong biyaya ng Diyos na ngayon ay binibigay niya sa inyo na pinuproclaim po yan ng mga pastors. Well, that is a pastor's heart. Yan po ang puso ng mga pastor. His actuations, yung po mga kilos niya, yung motivations po niya, at yung pong point of view niya. Now, judge for yourselves kung ang pastor po ninyo deserves appreciation. Yan po, you judge it for yourself kung ang pastor po ninyo deserves appreciation. Sabi po sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 12 and 13, sabi po ni Paul, we request of you, brethren, that you appreciate those who diligently labor among you and have charge over you in the Lord and give you instruction, and that you esteem them very highly in love because of their work. Yan po ang si Apostol San Pablo po mismo ang nagsalita niya. Ang totoo po,
pastors are a gift from God. Ang mga pastor po, yan po ay mga gift ng tao mula sa Diyos. Sa akin pong pagkaalam, wala pong pastor na gusto magpastor. Yan po ang aking understanding. Most pastors do not want to become pastor. It's just they heard the call of God for their life. And they know they will not be happy in life unless they obey that call. They obey that. That's why if a pastor take a job of a pastorate, which some many people thinks that is a crazy job, that pastor is a gift from God. He's taking that job because God wants him to take the job. Kanya po, I believe, the Bible says that pastors are a gift from God. Okay? Ibilang sabihin yan, God knows you need a pastor in your life. You need a pastor in your life. Mapapalad po yung mga tao. Hindi po lahat ng tao may pastor. Pero yung po mga merong pastor, mapapalad po sila sa tingin ko. Dahil they are receiving a gift from God. Sana po, let us esteem highly our pastors because of their work. Let us, God bless you and let us pray. And my appeal to every one of you, kung meron pa po tayong kasama sa nanonood, hindi pa niya tinanggap yung pong pakipagkasundo ng Diyos sa kanya na ginawa po ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, you accept the reconciliation of God by accepting, believing, and acknowledging Christ as the ambassador of God. Tanggapin po ninyo si Kristo. Ang pagtanggap po ninyo kasi kay Kristo, yan po ang pagtanggap ninyo sa pagkasundo po ng Diyos sa inyo. Let us pray. Aming Amang Diyos, we thank you because you are raising up people and are sending them to the people. Thank you for the pastors around the world whom you have picked and chosen, and you have sent them to places where you think they are of use. And now, we thank you for the pastors that have led us. I thank you for the pastors that you have used in my life. These pastors gave direction to my life. And you have called me to become a pastor so that I will also direct people's life to you. In this pastor's month, I pray po sa lahat po ng mga Christians that they will appreciate their pastors because they are there not because they want to, but they have to. Because you call them. And I believe sila po ay mga gifts mo sa mga tao. Because you have a message and you need someone to declare that message. Kanya po, thank you for the pastors who have given their lives to you, to serve you. Kahit na po walang pangakong pera, walang pangakong security, walang pangako ng anumang bagay sa mundong ito. Because out of love and faith to you, they obey. That's why we thank you for these pastors. And I pray po, the members will appreciate their pastor for the job that they are doing. May you bless the people who are now reconciling themselves to you by accepting Christ, your Son. Thank you po, aming Amang Diyos. And you bless each and everyone. In Christ's name I pray. Amen. Amen. God bless you po, and may the Lord protect us, and may the Lord be with you always, and may you always walk in the light of the Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. God bless you po.